ang World Population Day at kasabay niyan minarkahan ang ika-50 anibersaryo ng International Conference on Human Rights kung saan kinikilala sa unang pagkakataon ng family planning bilang isang karapatang pantao. Binibigyan din sa selebrasyon ang kahalagahan ng wastong pagpaplano ng pamilya, lalo na sa mga kababaihan, ukol sa kanilang mga karapatan, sa malusog na pangangatawan, pagbubuntis, at pag-ako sa responsibilidad ng pagiging magulang. Dito sa Pilipinas, ayon sa report ng Health Department, tumataas ang paggamit ng modern family planning methods kada taon. Pero hindi pa rin makasabay o mapigilan ito ang patuloy na pagtaas ng populasyon sa bansa. Sa ngayon, tinatayang nasa higit 100 milyon na ang populasyon ng Pilipinas. Para talakayin niya, nakausap ko si United Nations Population Fund Country Representative Klaus Beck at Dr. Angelito Umali ng UNFPA Maternal Health and Family Planning Program Officer. Panoorin natin to. There are good news and there are some challenges still. The good news is that over the last 4 years, unmet need for family planning has been reduced from 18% to 17%. And what's particularly important is that among the poorest 20%, the unmet need for family planning has gone down by 3 percentage points. So the main gains have been made among the poorest who had the highest unmet need for family planning. So that's the good news, but there's still a lot of work to be done. There are still about 7 million women in the Philippines who would like to avail of family planning who currently do not have access to family planning. And that's what we really want to work together with the government to help change. So why don't they have access? Well, many reasons. There's of course access to the physical contraceptives in terms of being able to have them close to where they live. And health centers? Health centers, clinics, yes, yeah. Close to where they live. And then there are lots of also misconceptions about family planning, about side effects that is preventing a lot of women from really going the final step of actually availing of it. So that's the other part that is a challenge. And then sometimes there are some local governments who are not so supportive of the full implementation of the reproductive health law, and that can also be an obstacle in some areas of the Philippines. Okay, Doc, minention ni Klaus mentioned yung tungkol dun sa misconceptions. Ano ba yung mga common na misconceptions sa mga kababaihan? And right now, ano yung tingin nila preferred or safe na method na ginagamit nila? Yeah, ukol sa survey sa Philippines, ang isa sa pinakamataas na dahilan kung bakit ang mga Pilipino hindi gumagamit ng family planning ay dahil sa takot. Sa sinasabing side effects or common misconception regarding family planning, sabi nakakadulot daw ng mga additional sakit, cancer, and everything. But if it's very important that yung mga health service providers natin binibigyan ng tamang information yung mga kababaihan para hindi sila matakot sa paggamit ng family planning. At kapag ikaw kasi gagamit ng family planning, importante nagdadaan ka sa counseling para maibigay sa iyo yung tamang method na para sa iyo. Meron tayong iba't ibang klaseng methods, may tinatawag na mga modern methods na pwedeng artificial, permanent, or natural methods. Nandiyan sa mga artificial methods natin, kasama na dyan yung pag-inom ng pills, injectables, o yung mas popular na ginagamit ngayon, yung subdermal implants. Yes. Yung mga permanent methods naman, yun naman yung tinatawag na, for example, sa babae, yung tubal ligation, sa lalaki is vasectomy. And then for those who choose to be to use natural family planning, meron din tayong natural family planning na ginagamit yung biological at fertility awareness na isang babae para makapag-practice din ng family planning. What is very important is that you are provided all of the methods that are available and they do not restrict you from practicing kung anumang method ang babagay sa'yo. Pero paano ka mamimili? Safest, pinakamura, paano mapapayuhan yung mga kababaihan? Yes, very important is of course yung safety na hindi ito makakadulot ng masama sa kalusugan ng isang tao. So meron tinatawag na medical eligibility criteria na ginagamit ang ating Department of Health para maibigay sa'yo yung tamang method para sa'yo. At with regards naman sa cost na tinatawag, ang ating family planning, makukuha mo siya both at the public sector
at sa private sector. Mm-hmm. At sa public sector natin, sa mga government centers natin, like mga health centers, barangay health stations, dapat libre to kasi subsidized ng Department of Health yung presyo ng family planning. At the same time, kung ikaw ay PhilHealth member, makaka-benefit ka dapat nang wala ka dapat igagastos para mag-access mo yung family planning services. Pero Doc, based on your observation ngayon, ano ba ang common sa mga Pilipina, ha? Sa mga babaeng Pilipina na ginagamit nilang method for now? Ang pinaka-popular pa din ngayon na method ay yung tinatawag na oral contraceptive pills. Kailangan pa natin pag-aralan kung yung ba talaga ang pinaka-popular or yun kasi yung available. Okay. Kasi karamihan sa mga health centers natin, ang pinakamadaming available ay pills. Mm-mm. Pero nakikita natin na tumataas ngayon yung popularity na tinatawag na subdermal implants. Because if you look at it, yung pills kasi you have to take it every day. But yung effectivity kasi ng implants is good for 3 years. Mm-mm. So we see a lot of Filipinos na nag-o-opt na ngayon to use the implants kasi mas kampante sila. Doc, ano nga yung implants? Yung implants siya, hormonal contraceptive din siya na isang beses lang ilalagay. Tapos yung effectivity niya is 3 years na siya. Mm-hmm. Para lang siyang yung tinatawag natin injectables dati. Mm-hmm. Injectables kasi it's good for 3 months. But the good thing now is that na-develop na itong implants para instead of you having injection every 3 months, once every 3 years na lang yung paggamit ng implants. Mm-hmm. But Klaus, can you tell us in terms of yung the importance of family planning, how does it affect maybe poverty reduction or what have you observed in the country? Yes, so first of all, I want to say that family planning is a human right, and that's what we are celebrating at the World Population Day. Mm-hmm. 50 years of that right being decided upon by countries and it's really about informed consent by being able to plan your family as you want, how many children you want. So I just want to be very clear, because there are misconceptions out there often about that somebody is telling anybody how many children they should have, and that's not what it's about. It's about deciding freely and responsible how many. Now, the family planning has a big health impact on women and girls in particular, but it also has a broader poverty reduction impact. We know that countries that have embarked on successful family planning programs like Korea, who were at the same stage of economic development like the Philippines in 1950, are now much ahead. And one of the reasons is that they were able to do effective family planning. Mm-hmm. So the government is rightly including family planning as an important part of the Philippine Development Plan. Mm-hmm. And we are quite optimistic that with the legal issues now have been resolved, that the full implementation of the law can take place, and that means poverty can really be reduced much more fast than in the past. So I think there's a golden opportunity now. If the funding will be available, then there's really an opportunity to really fully make a big impact on poverty in the Philippines through family planning. Mm-hmm. Doc, last na lang, nabanggit niya na yung related to poverty. Siyempre, dun sa mga pamilyang mahihirap, sasabihin nila, gagastos pa ba ako sa mga pills or ano? Anong pwede mo ma-advise? Kasi dun sa ibang clinics, may mga libre naman. Ano? Anong pwede nilang gawin? Yes, very important na alam natin yung mga mahihirap nating kababayan ay miyembro ng tinatawag nating conditional cash transfer program. At kasama dito sa programa na to ay yung access nila sa PhilHealth at access nila sa libreng serbisyo sa mga health center natin. Mm-hmm. And it's very good to note na based sa ating datos, dumadami na yung mga mas mahihirap nating kababayan na nagpa-practice ng family planning. There are good news and there are some challenges still.